Yan, 20. After that, hold set. 1, 2, 3. Bitaw. P3. Or yung pulse value. So, gaya nga nasabi ko kanina, itong ginagawa natin video tutorial na to, para to ngayon, bare months. Kasi, ngari, for example, ikaw owner ka, gusto magkaroon ng promo yung mga suki mo. 10 pesos 1 hour, imbis sa 12 pesos. So, ngayon, yung 10 pesos natin, magiging times 12 para 12 times 5 minutes magiging 60 minutes. So, magiging 1 hour. So, paano natin gagawin yun? Gawin lang natin itong 12. Kasi pag ginawa lang natin 10 to, magiging 10 times 10 lang siya. Pero pag 12, times 12 siya. Okay? Hold set. 1, 2, 3. Bitaw. Letter F. F3. Or yung accuracy. Default lang dito. Number 8. So, yan. Number 8 na. Then, ito yung pinaka-last stage. Hold set. Pag binitawan ko to, yan, nag-blink siya, balik siya sa A. Then after 3 to 5 seconds, babalik siya sa 0. Yan, 0. So ito, default mode na siya. Ibig sabihin, na-set up na natin yung ilan type of coins yung papasok sa kanya. Pero hindi pa natin na-set up kung anong itsura nung coin na yun, yung tatlong yun. So yung next stage natin, doon na natin ilalagay yung kung anong itsura ng tatlong coin na sinetup natin. So, paano natin papasukin yung settings na yon? So, madali lang. Diinan lang natin yung set sa taas. Ng mga 2 to 3 seconds lang din. 1, 2, 3. Bitaw. Pag nag-A, diinan ulit. 1, 2, 3. Bitaw. Yan, A1. So, sa A1, ito na yung dito na natin ihuhulog yung 20 kanina or 20 pieces na coins para sa 1 or para sa first type of coin natin, which is yung piso. So, ito yung sinasabi ko na dapat pag bago nyo ihulog yung 20 na yun, kailangan may different types of piso kayo. Makintab, magaspang, luma, bago, medyo madumi, malinis, basta lahat ng coins para hindi maging masailan yung coin slot nyo. Okay? So, ito, uhulog ko na dahil maraming coins kailangan, 20. Ayan, marami akong coins na hawak. So, habang naguhulog kayo, nagka-count nitong screen dito sa gilid. Pansinin nyo na lang. So, pag naguhulog, dahan-dahan. Kasi reprogramming stage to. 1, 2, 3, 4. Ayan, napapansin nyo, nagbibilang din siya. So, hanggat maaari, yung coin nyo, binabaliktad-baliktad nyo rin. Para kahit anong position ni coin, tatanggapin ni coin slot. Ayan. Naligtad ko. 10 pieces pa. Kasi di ba 20 yung sinets natin. Then last one. Pansinin nyo may game screen. Ayan. Nag-blink. Napunta na siya sa A2. So ibig sabihin, ito naman yung anong itsura nung second coin natin. Second coin natin is yung 5 peso. Tama? So ito, ganun din. 20 times nyo rin din huhulog yung 5 peso coin nyo. Same ano rin. Lahat ng type ng 5 peso coin. Marumi, malinis, magaspang, makinis. Basta kahit anong 5 para hindi maging maselan yung coin slot nyo. Hulog nyo lang 20 times. 1, 2, 2 piraso lang ilim ako. Medyo matagal to. Tapos nawala yung lima. So, yan. A3 na. Ibig sabihin, tapos na natin i-set si second type of coin. Si A3 naman, ito na yung third type of coin natin na may pulse value na times 12. Okay? So, ito.
Ito na yung 10 peso coin natin. Uhulog lang din natin 20 times. 2 3 4 5 6 Then, last one, 19. Pag hinulog ito, babalik lang din siya sa 0. Sa default mode niya. Yan. So, ibig sabihin, tapos na natin i-program yung universal coin slot natin. So, bago yon, paano siya fully masave? Papatayin niyo yung coin slot niyo. So, papatayin ko lang. Yan. Then, open. Then, yon, ready to use na siya. Testing na lang natin. Tingnan natin magiging timer. Pag piso, times 1. Visa settings natin kanina. Okay, 5 minutes. So, set ko. Pag 5. Times 5. Oops. Yan. Times 5. 5 times 5, 25. Kaya 25 minutes. And reset ko. So then yung 10 peso, ito yung pinakabinago natin yung settings wherein yung 10 magiging times 12. Diba? So hulog ko si 10. Tingnan nyo maigi. Diba? 5 times 10, 50. Pero ginawa natin, times 12 yung 10 peso coin. So magiging 60 minutes or 1 hour. So yan, 59 and 57 seconds or in short, 60 minutes or 1 hour. So yun, fully, yan. Ganun i-reprogram yung Alan Universal Coin Slot. So maganda to gawin, lalo na ngayong bear months, para makabawi tayo sa ating mga suking customer. Then once na tapos na yung bear months, if ever ayaw nyo na yung promo yun, balik nyo sa dating settings, ulitin nyo lang. Pero pag nasa 10 peso coin na kayo, balik nyo lang sa times 10 yung value niya, o yung pulse value niya. Okay? Ayos mga kapiso? So, sa description, ilalagay ko dun yung step-by-step para sa mga naguluhan sa video. Yun, pwede nyo sundin yun. Maraming salamat. Like nyo lang yung short coin counter and coin changer modules para sa mga tip and tricks tulad nito. Maraming salamat. Thank you.